Hello po sa inyo lahat mga kabiyahe, ito po mula niyo Coach PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Elite Grandmaster Notable Game po tayo ngayon at ang ating pong laro na ipapakita ay yung tinaguriang pong best game noong 2020. Ayan, ito po ay laban sa pagitan ni Daniil Dubov at Sergey Karjakin ng Russia. Grabe yung nangyari dito, silipin po natin. Sa game po na to, puti po si Daniil Dubov, ang tinira niya po ay e4. Tapos si Sergey Karjakin naman ay nag e5. After e5, knight f3, knight c6, tapos bishop c4 ang tinira ni Daniil Dubov. Pagka bishop c4, bishop c5 si Karjakin, and then nag c3 itong si Daniil Dubov, at eto na po yung tinatawag nilang Italian game Yuko Piano. Ayan, so pagka c3 po, best move talaga dito ng black, knight f6, at yun po yung pinawalan ni Karjakin, nag d4 naman itong si Daniil Dubov. Pagka d4, kinain po yan, and then nag b4 dito si Daniil Dubov. Ayan, medyo ano na po itong pinakawalan niya, no? Medyo unusual line na to. Ayan, kasi ang nangyayari sa kanila, ito po yung Italian game na Yuko Piano center attack. Ang ginawa po ni Dubov dito, nag-b4 siya. Medyo na-transpose na po ito sa Italian game na Yuko Piano na bird's variation. Ayan. So, medyo gumulo na. Pagka b4, inatake yung bishop. Siyempre, atras po yan. Pagka atras, nag-e5 naman. Ito pong si Daniil Dubov. Ayan. Grabe, no? Magulo talaga maglaro ito si Daniil eh. So, inatake naman ngayon, ito pong kabayo. Pagka atake sa kabayo, nag-knight e4 lang si Karjakin. Ngayon, ibabalik ko lang po. Una-una kasi pag umatas yan dito, hindi ganun kaganda, para ka nagsayang ng tira. Pag naman nag-knight g4 dito, may pawn takes dito eh. So pagka pawn takes, next move, atakihin yung knight at mapupunta sa gilid dahil may bantay na yung f6 na pawn sa e5. No? Ngayon, may isa lang linya kasi dito na kadalasan talagang tinitira. Ito po yung d5. So pag nag-d5 po, kadalasan nangyayari dito, eh kinakain po itong knight. Tapos kakainin yung bishop, tapos nagkakaroon dito ng queen e2 na linya, at ito, medyo magulo ang nangyayari. So iniwasan po ito ni Karjakin eh, dito magbibishop e6, tapos magpo-pawn takes, ganyan mangyayari, tapos sobrang gulo, no? So iniwasan po yan ni Karjakin, siguro naisip niya, preparado ito pong si Daniil Dubov, kaya niya pinasok yan. Kaya ang ginawa niya, nag-knight e4. So pagka knight e4, nag-bishop d5 itong si Daniil Dubov para po atakihin ito pong knight sa e4. Balik ko lang ulit ng konti, no? Hindi po basta-basta binabawi itong pawn sa d4 agad kasi nga meron pong d5 na tira dyan eh. Ang mangyayari, pagka bishop d3, medyo solid po yung black eh. Kaya hindi po ginawa yon ni Daniil Dubov. At ginagawa talaga dito, bishop d5 lang. So pagka bishop d5, inatake yung kabayo, mapipilitan po yan, mag-knight take c3. Ayun. So pagka knight c3, knight take c3, pawn take c3, at kung mapapansin nyo ngayon, 2 pawns down na po ang white. So, materially, lamang po dito talaga ang itim. Pero, syempre, may kapalit yan. Ang pinakakapalit, medyo maiipit po dito yung black. Kasi dito po, ang tinira na ni Daniil Dubov ay nag-bishop g5. So, pagka bishop g5, ina-attack yung queen. Parsado po yan, mag-knight e7. Okay, balik ko lang ulit ng konti. Hindi po pwede yung f6 kasi pag nag-f6 ka, mabubuksan itong diagonal eh. Ang gagawin dito ng black, atas lang eh. Pagka bishop h4 kasi, hindi ka na makapag-castling, oh. Tapos, forever pin na yan. So, gagawin, kakasingan ka lang, magrurok iwan, yayariin yung king mo sa gitna. Kaya, ang ginawa nga talaga dito ay nag-knight e7 lang. So, pagka knight e7, nag-casting na po itong si Daniil Dubov, tapos nag-h6 lang ito si Karjakin para atakihin yung bishop. Normal yan, no? Para mawala yung pin sana kung sakali. Kaso, syempre, aatras lang yan si Daniil Dubov. Pagka-atras po, nag-casting na ito pong si Karjakin. So, pagka-casting niya, nag-rook iwan naman itong si Daniil Dubov. So, na-activate lang po yung tore, no? Pagka-rook iwan, nag-queen e8 si Karjakin. So, umiwas po siya sa pin para po yung kabayo medyo pwede na tumalon or kainin itong bishop, no? So, since wala na nga siya sa pin, ang ginawa po dito ni Daniil ay nag-bishop b3 lang. So, pagka-bishop b3, nag-a5 naman ito pong si Sergey Karjakin. Bakit po siya nag-A5? Gusto niya mabuksan yung A-file para at least magamit niya agad itong tore niya. Hindi kasi magagamit yung tore dito sa side na to agad-agad eh. Kasi ito pong bishop, medyo matatagal lang pa yan bago ma-develop. So, maganda yung idea niya na A5, at least mabubuksan po
yung queen side, no, para sa tore. So ang ginawa naman dito ni Daniel Dubov, hindi niya pinansin yan. At grabe po yung tinira niya dito. Ito po yung bishop f6 lang. Ayun, parang nabaliw lang, no? Pinakain lang yung bishop pero hindi po pwedeng kainin. Bakit? Example, kinain mo po yan, kakainin niya lang, at dahil po nakapin ka, hindi mo maalis yung kabayo, mababawi din, tapos yung pawn mapupunta sa e7, aba, lalamang pa nga, no? So, yun ang mangyayari dyan. Kaya ang ginawa po dito ni Karjakin, hindi niya talaga yan kinain, eh. Hindi niya pinansin, at siya po ay nag-A4 lang, inatake niya yung puting bishop, binigay yung pawn, no? So, sabi ni Daniel Dubov, hindi ko kailangan yung pawn, bishop c4 lang ako. Bakit po? Para ma-maintain lang po yung pressure dito sa f7, okay? So, pagka bishop c4, nag-knight g6 na, para ma-develop na nga yung kabayo, and then, nag-queen d3 naman dito si Daniel Dubov, no? Yan po talaga yung reason kung bakit ayaw niyang ialis dito yung bishop, eh. Bakit talagang inaasahan niya na yung knight g6 na tira na yan? Dahil nga may kain doon, no? Malilibre. So, inaatake niya yung kabayo, no? At dito nga, napilitan po na magbigay ng pawn ito pong si Karjakin. At ang tinira niya po ay d5. Ayun. So, binigay niya yung pawn para lang sana makalabas yung bishop sa e6. Ngayon, ibabalik ko lang, no? Bakit niya ba kailangan magbigay ng pawn? Hindi ba pwedeng commending ka na lang dyan sa h8 para mawala na yung pin, ayan, no? So hindi na siya makain. Hindi po pala pwede yan. Kasi dito, may tira po na knight h4 itong si Daniel Dubov. Grabe yung knight h4 na tira. Pagka knight h4 kasi, example, kinain mo yan. E de, gagawin niya, mag-queen h3 lang. Ayun, no? Hindi binawi. Bakit? Pag umatras po yung kabayo, queen takes h6, mate. Ayan, no? So, hindi pwedeng umatras ng kabayo. Pag naman umangat ka, edi kakainin pa rin ito. At wala pong magawa dito yung black, eh. Hindi kasi nakadevelop yung mga pyesa niya, eh. Ayan, oh. So, siguro susunod-sunurin ka na dito ng atake. May mga idea na nga dito na mag-check. Pag nag-G6 ka, mag-rook leap. Tapos may mga rook takes. Tapos mamatihin na ganun, oh. Grabe, ipit na ipit. Walang magawa. Yun ang nangyayari dito. Kaya hindi po pwede yun. Ang ginawa nga na lang dito ni Karjakin, eh maganda din naman. Nag-D5 na lang. So pagka D5, binibigay yung pawn, no? Kasi sabi niya siguro, lamang ako ng dalawang pawn, eh. Pwede ba ako magbigay ng isa? Okay pa yun. So ang ginawa niya, pagka D5, kinain lang yan ni Daniel Dubov by en passant capture. Tapos nag-Bishop E6 itong si Karjakin. Ayan. So pagka Bishop E6, eto na. Dito na nagpakawala na naman ng napakalupit na tira itong si Daniel Dubov. Ayan, para na siyang magiging Michael Tal talaga dito. Ano po ba yon? Ito po yun, no? Queen takes G6, sinacrifice lang po ang reyna. Grabe, sabi ni Karjakin, teka, hinarang ko na yung bishop ko, ah. Wala nang pin, eh. Hindi na libre yan. Aba, eh syempre kakainin niya yan. At yun nga po yung nangyari sa laro. Persado naman yun. Kundi mamatiin siya sa G7, eh. So pagka pawn takes G6, nag-rook takes E6 lang ito pong si Daniel Dubov. Kumain siya ng kabayo, tapos ngayon kumain siya ng bishop. So sa kasalukuyan po, ang kapalit po ng queen niya ay dalawang minor piece. Syempre, hindi pa yun enough. Pero may mga kasunod pa to. Kasi sa ngayon, inaatake po yung reyna, no? So, kailangan umiwas yan. Ang malupit po dito, wala pong matakbuhan na magandang lugar ito pong queen. Ang tinira po dito ni Karjakin ay nag-queen F7. Ayan. So, ipapakita ko lang yung ibang side. Example, ikaw ay pumunta na queen C8, queen B8, or even queen D7. Magkakaroon po ng rook E7. Discovery po yan at nahahataw po yung queen kahit saan ka magpunta. Pwede din mag-rook E8 kung dito ka naman sa 8 rank pumunta, no? Pag naman ikaw ay lumabas dito, nag-queen C6 ka, hindi din pwede. Kasi magkakaroon pala ng rook E7 na tira. Grabe, ipapakain na yung bishop. Siyempre, kakainin mo. Pagkakain, rook takes G7. Eh malamang tatakbo H8 on the square. And then, rook takes c7, check po yung king na discovered. Kaya ang gagawin, rook takes f6 libre, tapos kakainin niya yung queen sa c4. At kung inyo pong bibilangin ngayon ng pyesa, lumamang bigla ng isang pawn, ito pong puti. Ayan. Kasi pag kinain po ito, eh, kakainin mo lang itong c3, one pawn up bigla yung puti. Grabe, no? Nag-sacrifice na queen, ang ending one pawn up.
So, hindi po yun ginawa nito ni Carl Jachin. Ang ginawa niya po ay nag queen f7 lang. So, pagka queen f7 lang, nag bishop takes c3 naman itong si Daniil Dubov. Grabe, no? Nag-sacrifice ang queen, tapos inatakang bishop, umatras lang, tumikim lang dito sa c3. So, ano nang nangyayari dito? Pagka bishop c3, may mga idea dito si Daniil Dubov na pwede siyang mag-rook e7 o rook takes dito, no? Tapos may threat sa g7. Yun po yung pala inaantabayanan dito. Ngayon, ang ginawa po dito ni Carl Jachin, nag-king h8. Ayan, so umiwas siya sa pin na pwedeng mangyari, no? Anyway, binaliwala po yan, no? Nag-rook e4 lang dito si Daniil Dubov, inatake yung queen. At kung inyo pong susumahin ngayon, walang magandang square tong reyna na to. Grabe, no? So, tingnan natin isa-isa. Hindi po pwede dito, ah. May ganun, eh. Hindi pwede dito. May bishop. So, ang natitira niya lang na square ay queen f5, no? So, ang ginawa po dito ni Carl Jachin, nag-queen f5 na nga. Pagka queen f5, saka nag-rook e7. Ito pong si Daniil Dubov. Ang thread niya po dyan, medyo kitang-kita na to, bishop takes g7. So, ang ginawa po dito ni Carl Jachin, dinipensa niya yan eh. Nag-rook g8, pagka rook g8, nag-bishop takes g8, rook takes g8, and then dito, nag-pawn takes pawn lang. Ayan. So, grabe, no? Ano bang nangyayari ngayon kung bibilangin natin ang kapalit na ng reyna ni Daniil Dubov ay isang tore saka isang kabayo. Okay? At may isa pa, yung pawn niya po, medyo malapit nang makapromote. Isang hakbang na lang, panalo na, no? So, dito po, masasabi talaga natin, lamang dito ang puti kahit wala siyang queen. Grabe, yun din po ang evaluation dito ng engine, winning na po talaga. So, pagka pawn takes pawn, si Carl Jachin ay nag-queen c2, ayun, kung ma-counterplay, at least atake dito, atake dyan sa f2, pero binaliwala yan ni Daniil Dubov, nag-bishop e5 lang, dinipensahan yung pawn sa c2, kinain yung f2, and then nag-king h1. Pagka king h1, kung titingnan mo dito, parang medyo nabubuhay na yung black, ha? Diba, nakakain na yung 10 pawn, pero wala pa rin pala magawa ito. Kasi po, ito pong ture, tied up. Naka-tied up siya, depensa nitong G7. Ang malupit dito, mamaya itong isang tore magtratrabaho na. So pagka king H1, nag-bishop B6, medyo pinipressure na itong C7. Nag-H3 lang si Daniil Dubov, iwas po sa background checkmate. Nag-king H7 naman itong si Carl Jachin, and then nag-rook E1. Ayan, so malapit na pong gamitin yung isang tore. So dito po, ano, ipapakita ko lang, hindi po pwedeng kainin ito basta-basta, ano? Kaya iniwanan niyan. Kasi magkakaroon po ng bishop takes g7. Hindi niya pwedeng kainin kasi magkakaroon ng promote mamaya pag nawalan na bantay yung c8 na square. So dito, ang ginawa ni Carl Jachin, nag-a3 na lang. Ayan, siguro inisip niya mamaya kakainin ko na yan. At least pagkakain ko, malapit-lapit eh yung pawn ko na ma-promote. So pagka a3 po, nag-king move lang ito pong si Daniil Dubov, and then nag-g5 naman ito pong si Carl Jachin. Pagka g5, nag-knight d4 na. Inatake yung queen, at ang pinaka-idea niya, tatalo na yan sa e6 or sa f5 kung mapagbigyan para pressurein po ng todo ito pong pawn sa g7. So, ang ginawa dito ni Carl Jachin, nag-queen c4, pagka queen c4, nag-knight f5 na nga, nag-queen takes b4, so inaatake niya ngayon itong tore, kaya ang ginawa, umiwas lang, nag-rook c1, may depensa pa sa possible na c8. So, pagka rook c1, wala nang matira ang black, nag-king g6 na lang, inatake yung kabayo, pero nag-rook takes g7 lang itong si Daniil Dubov. Check po yan, para may threat din sa tore. Pag kinain kasi ito, pag yun po ang ginawa, ang gagawin lang dito ay mag-promote ng queen at losing na po. Kasi one piece down, hindi paligtas yung hari, no? So, ang ginawa po dito, hindi nag-rook takes g7, nag-king takes f5 lang, kinain yung kabayo, and then kinain naman ni Daniil Dubov yung tore sa g8, at mag-promote na siya sa susunod. So, ang ginawa dito ni Carl Jachin, kinain niya ngayon yung pawn. Pagkakain sa pawn, nag-bishop takes bishop lang. So, kung titingnan nyo, ang kapalit ng reyna ngayon ni Dubov ay maganda na. Dalawang tore, may bonus pa na isang bishop. So, dito po, ang tinira ni Carl Jachin ay queen b2, inatake yung tore, pati yung pawn, nag-rook check sa c5, umangat yung king, at dito, nag-rook d8, at tuluyan na pong nag-resign si Carl Jachin. Grabe, no? Bakit po siya nag-resign? Kasi po, kahit anong itira mo ngayon dito, example,
magtulak ka lang ng pond niyan. Ito na yung kasunod eh. Che-checkin ka po dito. Pulsado ka dyan. And then check ulit. Mate. Okay? Pag naman kasi sinacrifice mo yung queen mo. Example, nag-check siya dyan. Kinain mo. Kakainin niya lang. Kainin mo din. Eh, losing pa rin yan kasi isang tore. Kaya, hopeless na yung position. Nag-resign na lang po. Ayun. Grabe, no? At ito nga po ay tinagurian na Daniil Dubov Immortal Game. Nag-sacrifice ng queen. Grabe. Lupit. Ayan, kilala talaga yan si Daniil Dubov eh. Actually, no, siya po ay isa sa paborito kong chess player ngayon. Kasi sabi nga nila, parang na-reincarnate daw po si Mikhail Tal sa kanya. Grabe, ang lupit. Ayan, so sana po nag-enjoy kayo sa video natin na to, no? At kung kayo po ay may natutunan, huwag niyo po kalimutang i-like at i-share. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to subscribe to my channel at pakihit na din po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na videos. Bago ko po tapusin, batiin ko lang po yung mga nagpapa-shoutout sa huli natin na video. Unahin ko na po si Anggian Cariaga, pa-shoutout coach. Bago lang akong subscriber, salamat po sa effort na ma-explain ng maayos yung game. Ayan, shoutout sa iyo sir. Shoutout din po kay Romel Gibera. Sabi niya, salamat coach, naguwalat at natuwa si misis kong si Risa nang madinig niyang shoutout mo. Oy, na-shoutout kita noong nakaraan, no? Waiting for next video from Abu Dhabi. Ayan. Shoutout din kay Rookie JTV. Pa-shoutout po. Marami po ako natututunan sa analysis niyo, Joel Cahigas. Shoutout coach, medyo umaayos na laro ko. Sabi naman ni Israel Luyaben. Shoutout po idol, sabi ni Jonathan Ostil. Pa-shoutout coach kay Jeff Joshua Balsarsa. Pa-shoutout din kay Owen Silva. At shoutout din kay Johnny Lianasas. At pati po kay Idol Mudge TV. Ayan. So shoutout po sa inyong lahat sir. Abangan nyo po yung susunod natin na video. Ito po muli ang yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.